si Teacher Sylvia ang iyong magiging guro sa Filipino 2, Quarter 4, Week 1. Ang ating aralin ay tungkol sa paggamit ng salitang kilos sa pag-uusap. Handa ka na ba? Okay, magaling! Kunin ang iyong papel at ang iyong lapis, pati na ang iyong module. Tawagin mo na rin kung sino man ang makakatulong sa iyo sa paggawa ng iyong aralin. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tayo ay aawit ng isang awitin. Gusto nyo? Okay. Ikaw ay masaya, pumalampak ka. Salitang kilos na sinabi o binanggit sa awitin. Okay, magaling. Pumalakpak. Ano pa yung isa? Okay, pumadyak. So, ang pumalakpak at pumadyak ay mga kilos o galaw. Ito ay mga salitang kilos. Natapos na awitin, ang mga kilos o galaw na sinabi sa awitin ay okay, pumalakpak. Ano pa yung isa? Okay po. Na binanggit sa awitin. Ipagpatuloy natin ang ating aralin tungkol sa salitang kilo. Kunin mo ang iyong module at buksan mo ang pahina sa alamin. Okay, basahin natin ang salitang pinapakita sa slide. Okay, salitang kilos. Salitang kilos ay mga salitang nagbibigay buhay sa pakikipag-usap dahil nagsasad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Maaaring ang mga naipapakitang kilos o pangyayari na ito ay nagaganap na o katatapos pa lamang. Sisimulan pa lamang, gaganapin at magaganap pa lamang. Sa araling ito, malalaman natin kung ano ang alam mo tungkol sa paggamit ng mga salitang kilos sa pakikipag-usap sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan, at pamayanan. Piliin sa loob ng kahon ang mga salitang kilos na ipinapakita sa larawan. Isulat sa iyong sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Subuksan mo ang module mo sa subukin at ilabas mo ang iyong papel. A. Kumain. B. Natutulog. C. Sumasayaw. D. Tumakbo. E. Uminom. Yan ang mga pagpipilian mong sagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang nakikita mo? Okay. Siya si Muning. Ano ang ginagawa ni Muning? Ano ang salitang kilos na nababagay sa larawan? A. Kumain. B. Natutulog. C. Sumayaw. D. Tumakbo. E. Uminom. Ok,
Okay, so bibigyan kita ng 10 segundo para sagutin mo ang katanungan. Pangalawang katanungan. Okay, ano yan? Anong pinapakita ng larawan? Okay, siya si Roy. Anong salitang kilos na nawawala sa pangungusap? A. Kumain. B. Natutulog. C. Sumayaw. D. Tumakbo. E. Uminom. Bigyan kita ulit ng 10 segundo. Pangatlong katanungan. Nung nakikita mo sa larawan. Okay, siya ay si Baby. Ano ang salitang kilos na nababagay sa ginagawa ni Baby? A. Kumain. B. Natutulog. C. Sumayaw. D. Tumakbo. E. Uminom. So, bigyan kita ng 10 segundo ulit. Ating iwawasto ang iyong sagot. Isulat mo ang check kung tama ang iyong sagot at i-guess kung mali. Ulitin ko. Isulat ang check kapag tama ang iyong sagot at i-guess kung mali. Okay, unang katanungan. Ano ang tamang sagot dyan? A. Kumain. B. Natutulog. C. Sumayaw. D. Tumakbo. E. Uminom. Ang tamang sagot ay yehey! Natutulog ko. Okay, so ang tamang salitang kilos ay natutulog. Yan ang pinapakita ng larawan. Pangalawang katanungan, ano ang salitang kilos na nababagay dyan? A. Kumain. B. Natutulog. C. Sumayaw. D. Tumakbo. E. Uminom. Ang tamang sagot ay yehey! Tumakbo. 3. Ano ang salitang kilos na nababagay sa larawan? A. Uminom. B. Natutulog. C. Kumain. D. Sumayaw. E. Tumakbo. Ang tamang sagot ay yehey! Uminom. So, uminom ng gata si Baby. So, ano ang nakuha mo? Nakakuha ka ng 3, palakpakan ang sarili. Pero kung mali ka, bakit kaya mali ang iyong sagot? Ngayon, pupunta naman tayo sa paggamit ng mga salitang kilos sa ating pag-uusap. Ang wastong paggamit ng salitang kilos sa pikipag-usap sa iba't ibang paraan at gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan ay dapat nating matutunan upang maayos nating maipapahayag ang ating mga saluubin o idea sa pakikipagtalastasan. So, basahing mabuti at unawain ang mga pagsasanay upang masagot ang mga katanungan sa mga sumusunod na slide. Okay, so basahin at kilalanin ang mga salita na nasa hanay A at hanapin ang kaugnay na larawan
na nasa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Okay, sa hanay A, una, batingaw. Pangalawa, bisikleta. Pangatlo, guwantes. Pang-apat, florera. Pang-lima, upuan. Susuriin ang mga salita at ihanay sa hanay B sa mga larawan na nababagay sa bawat bilang. Okay, so bibigyan kita ng 10 segundo bawat bilang. Tapos na ang oras mo sa pagsasagot sa gawain ito. So, tignan natin kung tama ang iyong sagot. So, ang una, ang tamang sagot ay, hehe, tama, batingaw. Okay, so, ang larawan na nabagbagay ay letter E. Pangalawa ay, bisikleta. So, ang tamang sagot ay C. Ang pangatlo, anong dapat na sagot? Okay. Letter C sa D sa hanay B. Number 4, letter E. And then number 5, ang tamang larawan ay letter B. Okay. So bilangin kung ilan ang nakuha mo. Ulitin ko ulit. So, lagyan ng check mark kung tama ang iyong sagot at ikes kung mali. Okay. Ito yung mga nasa hanay A. Una, matingaw. Pangalawa, bisikleta. Pangatlo, guwantes. Pang-apat, florera. Pang-lima, upuan. Susuriin at pagmasdang mabuti ang mga larawan sa hanay B. Itapat ito sa mga salita na nasa hanay A. So, ang unang bilang, bigyan kita ng 10 segundo para masagot mo ito. Okay, yan ang tamang sagot. Pangalawa. 10 segundo ulit. Ang tamang sagot ay, okay, pangatlo. 10 segundo. Okay, ang tamang sagot ay, okay, pang-apat. 10 segundo ulit. Okay, ang tamang sagot ay ang larawan na nasa letrang A. Panglima, 10 segundo. Ang tamang sagot ay, okay, magaling. Okay, subuksan mo ang tuklasin sa iyong module. So, ang panuto dito ay piliin sa loob ng panaklong ang wastong kilos na ipinapakita sa larawan. Isulat ang wastong sagot sa sagutang papel. Okay.
Ano ang ipinapakita ng larawan? So, ano ang nababagay na salitang kilos na ginagawa ng aso? Ang ginagawa ni Bantay? Ay lumipat? Tumatahol? O umiinom? Tamang sagot ay? Okay, tumatahol. Pangalawang katanungan. Okay, anong nakikita mo? Magaling, isang ibon. So ano ang nababagay na salitang kilos para sa ibon para makompleto ang pangungusap? Lumilipad, tumatahol, umiinom. So bigyan kita ng 10 segundo para sagutin yan. Okay, ang tamang kasagutan ay lumilipad. Magaling! Okay. Ang pangatlong katanungan ay ano ang pinapakita ng larawan? Ano ang nababagay na salitang kilos? So, siya si Lita. Ano ang ginagawa niya sa mga kalat? Okay, so pinulot, sinipa, at tinapon. So ano ang salitang kilos na nababagay? Bigyan kita ng 10 segundo ulit. Ang tamang sagot ay pinulot. Magaling! Buksan mo ulit ang iyong module sa suriin. O tignan ang pinapakitang larawan. Anong nakikita mo sa larawan? Yan, magaling! Si tatay ay nagbabasa ng dyaryo. Anong ginagawa ni kuya? Siya ay magaling. Si ate, anong ginagawa niya? Siya ay naglalaro ng? Okay. Si lolo, si lola, si mama, anong ginagawa niya? Okay, so tignang mabuti ang larawan para masagot mo ang sumusunod na katanungan sa sumusunod na slide. Handa ka na? Okay, so punta na tayo. Gawain 1, so basahin at sagutin ang mga katanungan sa ibaba, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Umpisahan na natin. Ano ang ginagawa ni tatay? Suriin ang larawan. A, gumuguhit ng aklat. B, nagsusulat ng liham. C, nagbabasa ng dyaryo. D, nagkukumpuni ng sirang gamit. So, ano ang ginagawa ni tatay sa larawan? Bigyan kita ng 10 segundo para sagutin ang katanungan. Ang tamang sagot ay okay, si tatay ay nagbabasa ng dyaryo. Magaling! Pangalawang katanungan, ano ang ginagawa ni ate? Suriin ang larawan. A, nagbabasa ng aklat. B, nagluluto ng pagkain. C, naglalaro ng jackstone. D, naglalaro ng tagutaguan. Bigyan kita ulit ng 10 segundo. Ang tamang sagot ay
naglalaro ng Jackstone. Yehey, magaling! Pangatlong katanungan, ano ang ginagawa ni Kuya sa larawan? A. Naliligo si Kuya. B. Nagbubunot ng sahig. C. Nagsisipilyo ng ngipin. D. Nag-aalaga kay baby. 10 segundo ang naibagay sa iyo na oras para masagot mo ito. Ang tamang sagot ay nag-aalaga kay baby. Magaling! Okay, sa gawain B, basahin ang mga sumusunod na mga pangungusap. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Basahin natin ang pangungusap at pansinin ang salitang may salungguhit. Nagbabasa si tatay ng dyaryo. Anong salitang may salungguhit? Magaling! Nagbabasa! Pangalawang pangungusap, naglalaro ng Jackstone si ate. So, ano ang salitang may salungguhit? Magaling! Naglalaro. Pangatlong pangungusap, basahin natin ulit. Nanunood ng telebisyon si nanay at lola. Ano ang salitang may salungguhit? Okay, magaling, nanunood. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Magaling, nagbabasa, naglalaro, at nanunood. So, ang mga salitang ito ay mga salitang kilos. So, ang nagbabasa, naglalaro, nanunood ay nagsasaad ng kilos o gulaw sa loob ng pangungusap. Ito ay tinatawag na mga salitang kilos. Hooray! Nandito na tayo sa pagyamanin. Subuksan mo ang iyong module sa pagyamanin. So, gamitin at tukuyin ang mga basong salitang kilos sa tulong ng larawan. Piliin ang titik ng wastong sagot at isulat sa iyong sagutang papel. Okay, unang katanungan, ano ang pinapakita ng larawan? Ano ang tamang salitang kilos na nababagay sa ginagawa ni Boy? A. Ginugupitan. B. Naghihilamos. C. Nagsisipilyo. D. Nakatayo. E. Napalundag. So, ikaw ay may 10 segundo para sagutin. Tamang sagot ay magaling, napalundag. Pangalawang katanungan, anong nakikita mo sa larawan? Ano ang salitang kilos na nababagay dyan? A. Ginugupitan. B. Naghihilamos. C. Nagsisipilyo. D. Nakatayo. E. Napalundag. 10 segundo ulit ang may bibigay sa iyo. Tamang sagot ay yehey, di nakatayo. Ang pangatlong katanungan, anong pinapakita ng larawan? So, ano ang nababagay na salitang kilos? A. Ginugupitan. B.
naghihilamos, C, nagsisipilyo, D, nakatayo, E, napalundag. So, 10 segundo ulit para sa kasagutan. Ang tamang sagot ay B, naghihilamos. Magaling. Okay, so buklatin mo ang iyong module sa isa-isi. So may mga salitang nagsasabi o nagpapakita ng kilos o gawa. Narito ang halimbawa ng mga salitang nagsasaad ng kilos. Okay, masdan ang larawan. Ano ang salitang kilos na ginagawa ng bata? Okay, magaling. Nagbabasa. Yan, anong ginagawa niya? Okay, magaling. Nagsusulat. Yan, ano ang ginagawa ng bata? Magaling. Siya ay tumutula. Okay, yan. Anong ginagawa niya? Okay, siya ay tumalon. Yan, anong ginagawa ng bata? Siya ay nagbibilang ng abacus. Yehey! Magaling! Yan, anong ginagawa ng bata? Napakagandang bata, di ba? Anong ginagawa niya? Okay, siya ay umaawit. Yehey! Magaling! Ngayon, puntahan mo naman ang module mo sa isagawa. Tignan ang mga larawang nagsasaad ng kilos sa hanay A at itambal ito sa mga pangungusap sa hanay B. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Tara, sagutin na natin. A, ang una. Okay, larawang nagpapakita ng pangalawa. Ano ang nakikita mo sa larawan? At pangatlo. Sa hanay B, kumatok si Lolo sa pintuan. B, nagsimba ang mag-anak. C, nagmano kay Lolo si Abel. So, pagmasdang mabuti ang larawan sa hanay A, at hanapin ang nababagay na salita sa hanay B. Ang pangalawang salita, pagmasdang mabuti at ihanay sa hanay B. Ang pangatlong larawan ay sa hanay A at hanapin ang nababagay na pangungusap sa hanay B. Okay, handa ka na ba? Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ang unang larawan ay, okay, nagsimba ang mag-anak. Magaling. Pangalawang larawan, nagmano kay Lolo si Abel. Yehey! At ang pangatlo ay, okay, kumatok si Lolo sa ilan ang nakuha mo? Kapag tatlo, okay, palakpakan ang sarili. Pero kapag may mali ka, okay, magaling pa rin. Pero suriin mo kung ano ang tamang sagot. Ngayon naman, puntahan mo o buklatin mo ang yung module sa tayahin. Tignan natin kung may natutuhan ka sa mga gawain na ating ginawa kanina. Okay? So, piliin sa loob ng kahon ang mga salitang kilos na ipinapakita sa bawat
Larawan, isulat ang iyong sagot sa iyong papel. So, isulat lamang ang titik. Okay, A, binuhat. B, tinulak. C, lumangoy. D, nagmisa. E, sumilbato. So, ito ang iyong mga kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Una, anong pinapakita ng larawan? Ano ang ginagawa ng pare? A, binuhat. B, tinulak. C, lumangoy. D, nagmisa. E, sumilbato. So, bigyan kita ng 10 segundo. Okay, pangalawang katanungan. Sino ang nababagay na salitang kilos para sa ginagawa ng lalaki sa larawan? A, binuhat. B, tinulak. C, lumangoy. D, nagmisa. E, sumilbato. So, 10 segundo. So, pangatlong katanungan, anong nababagay na salitang kilos na pinapakita ng larawan? Okay, so anong ginagawa ng pulis? A, binuhat. B, tinulak. C, lumangoy. D, nagmisa. E, sumilbato. So, may 10 segundo pa. Okay. Pang-apat na katanungan, ano ang pinapakita ng larawan? Okay, so ano ang ginawa ng bata sa troso? A, binuhat. B, tinulak. C, lumangoy. D, nagmisa. E, sumilbato. So, meron kang 10 segundo. Okay. Panglimang katanungan. Ano ang salitang kilos na nababagay na pinapakita ng larawan? A, binuhat. B, tinulak. C, lumangoy. D, nagmisa. May 10 segundo ka. Magaling. Okay, so iwasto natin ang iyong sagot. So isulat ang check kapag tama ang iyong sagot at ikes kapag mali. Ulitin natin. Isulat ang check kapag tama ang sagot at ikes kapag mali. Umpisahan na natin. Okay, sa unang katanungan, tamang sagot ay okay, magaling, nagmisa ang pare. Magaling. Pangalawang tanong, ang salitang kilos na nababagay dyan ay binuhat. B, tinula. C, lumangoy. D, nagmisa. E, sumilbato. Ang tamang kasagutan ay yehey, tama ka, lumangoy. E, pangatlong kasagutan na babagay dyan ay tamang sagot ay sumilbato ang pulis. Magaling. Thank you.
pang-apat na kasagutan ay ang tamang sagot. Okay. Yehey. Tinulak. Limang katanungan, ang tamang sagot ay okay, binuhat. Ilan ninyong kinuha? Ang tamang nakuha mo ay bilangin mo. Kapag lima ang nakuha mo, okay, palakpakan ang sarili. Kapag may mali ka, subukin mong tignan at suriin kung bakit mali ang iyong sagot. Pero magaling ka pa rin. Okay.